Ayan, ipinapakilala ko sa inyo guys, si Maria Clarissa Barbonyo. Maria Clarissa Barbonyo. Ayan po, siya po ay may sakit na neurofibromatosis. Neurofibromatosis. So, mahirap siyang banggitin. So, isusulat ko po dyan sa baba kung ano po yung pinakang sakit niya. Pero, bibigyan din po siya natin ng explanation about po sa kanyang sakit. Oh, good morning, Ate Clarice. Good morning. Oh, siya po si Ate Clarice, ang ating butihing caretaker dito po. Caretaker ba tawag doon? Ayan, siya po isa sa pinagkakatiwalaan. Ayan, teacher aid. Siya po ay pinagkakatiwalaan. Ayan po, nasa likod. Ayan po siya, yung aking kapatid. Si Ate Clarice po ay matagal na rin dito na nag-teacher's aid. Tama. Ilan taon ka na, Ate Clarice? 52. Wow, 52. Napakabata pa. May asawa ka na ba? Waya. Pero balang mo mag-asawa? Hindi. Eh, may magulang ka pa? Mayroon po. Tingin ka sa camera? Tingin ka sa cam. Huwag kang mahihiya, Ate Clarice. Ha? Alam nyo ba, guys, ang sakit ni Ate Clarice, hindi po yan nakakahawa. Pero isi-search natin kung anong sakit yan. No, kasi hindi ko alam yung mga ganyang sakit. So ating i-search and then makikita natin mamaya sa baba, explain ko kung ano po yung nasa balat niya. Pero matagal na po namin siya kilala, nakakasama dito sa daycare, di sana nahawa na kami. Kaya feeling ko po sa lahat ng mga viewers natin, respect, hashtag respect. No po. Hindi po siya nakakahawa. Si Ate Clarice po, isang napakabait na ate. Actually, ang tawag niya din sa akin is ate. Ang tawag ko rin sa kanya is ate. So, ate is ate. Ate-ate. Ayan. Pag po tayo ay mayan. Maya-maya po, pumunta tayo sa kanyang... Ayan na pala ang source of income. Pinakakabalahan mo pala, ate, sa iyong bahay. Pinakakabalahan mo. Bukod dyan sa pag-teacher's aid mo. Wala. So, hindi ka nagtitinda-tinda. Wala. Wala akong puhunan. Ayan, so guys, wala siyang puhunan. Okay. Pumunta po tayo sa kanyang... Masasamahan mo kaya ako sa bahay mo pag may oras tayo mamaya? Siyempre, kailangan na natin na malaman kung ano pong buhay meron si Ate Clarice. And then, malay nyo, meron po may magandang loob na mag... sponsor. Kasi po, umiinom siya ng gamot. Tama? Mayroon po siyang check up. Ano, monthly? Okay. So, need po niya magpa-check up. At saka, kailangan din po niya syempre ng para sa gamot niya. So, sino man may magandang loob dyan. So, maglalagay po tayo ng number niya sa baba, sa comment section. Kahit sa papaano, makatulong po tayo sa kanya. Kasi Pasko naman, so, alaman po ng ating mga, para po sa kaalaman ng lahat, si Ate Clarice po ay wala po siyang sweldo. Actually po, ayan ay bigay lang, baga, nababa po magbigay ang mga magulang sa kanya, sa kabutihang loob. Ayan. Pwede parang donation po. So, wala po talaga siyang trabaho, wala siyang pang maintenance. So, siyempre po, nagsisikap pa rin po siya para sa pambili ng pagkain araw-araw. Ayan. So, Ate Clarice, pwede mo bang isalaysay kahit na konti, yung sa tungkol sa sakit mo? Di ba nabanggit mo, mayroon kang opera? Inopera ka? Pwede po matingnan, makita? So, guys, ayan po, oh. So, na-opera daw po siya. San yan? San ka, kate? Salita ka. Ikaw mahiya. Hiya po siya, mga kaibigan. Ayan po yung sasis niya na inopera. Bali siguro yan yung mother ng ano, no? Yung pinakang unang-una. Ay, parang ganyan na kalakot. Ayan. So, hindi naman siya, sabi naman ng doktor, wala naman daw sa loob niya ng katawan, kundi sa labas lang. No? Pero hindi po talaga siya nakakahawa. Kahit po yakap-yakapin ko si Ate Clarice, hindi po nakakahawa. Di sana, noong una pa namin pagkikita noon, friends na po kami, sana nahawa na ako. Pero hindi po talaga siya nakakahawa. Ayan po, tumutubo lang siya sa buong katawan niya. Ayan. Pero, kailangan po niya ng maintenance at saka po vitamins. So,
Yun lang po. Tsaka, atin pong papasyalan yung lugar nila para po makita natin yung buhay ni Ate Clarice. Balik po tayo kay Ate Clarice. Guys, kasi po, plano ko na magpunta tayo sa bahay ni Ate Clarice. Ang kaso, since bahay yung nakapatid mo, tama, nahihiya po kami na pumasok doon dahil, syempre, hindi yung kanilang bahay, wala sila talagang sariling bahay, tama? At yung nanay niya lang yun nandoon. So, hindi na po kami tumuloy. Bumalik na lang po kami dito sa daycare center, dito po sa kapatid ko, para naman po patuloy natin siya na ma-interview. Ate Clarice, pwede mo bang i-share sa amin, nung bang nagsimula yung sakit mo, may nambubuli ba sa'yo? Meron na. Marami? So, anong nararamdaman mo noon? Nakikipag-away ako. Hindi ka umiiyak? Kaya ano? Umiiyak din minsan. Pero ano, ilang taon mo bago lumabas yan? Yung mga... 15. Pwede bang may mga picture ka dyan ba? Sa susunod, wala na. Oo. Pero noon, maganda talaga yon, balat mo. So... Grade 6 ako, wala pa to. So, pwede ko ba itanong kung ilang taon ka na ngayon? 52. Sa loob ng taon na yon, marami, may matanda, bata ba na nabubuli sa'yo, ganyan. Sa ano? Sa sasakyan. Talagang didiri sila. Pero alam niyo guys, sa totoo lang po, kung ang sakit ni Ate Clarice sa balat ay nakakahawa, baka po kami ng kapatid ko ay matagal nang mayroon. Pero nakita niyo naman wala po, di ba? Dahil lagi po namin siya niyayakap. Ayan, hindi po yan nakakahawa. Yan kanyang, ano ba ang tawag yan siguro? May assessors natin. Ayan, meron po siyang dala na. Kasi guys, meron po siyang maintenance, no? Pero ang maintenance niya po yun ay galing lang po sa barangay. Tama ba? So, ito ang kanyang neuro. Isusulat ko na lang po dyan kasi guys, hindi ko mabasa. Ayan. Malabo. Yun. Type of, malabo, no? Ayan po, ang kanyang type of disability, neurofibromatosis. So, kung ano man po ang ibig sabihin ng neurofibrot na yan ay atin pong aalamin. Ano po? Ayan. So, okay. Alamin natin. At saka, ipipresent din natin yung kanyang mga reseta. Malay po natin, di ba? Yung mga tawag dito, gininto ang puso. Pwede po natin siyang tulungan. Kasi po, nagme-maintenance siya. Kasi diba, dati na-operahan ka na rin. Ay, pinakita natin kanina. Tapos, walang mga sumasakit-sakit sa'yo. Wala. Mayroon pa nga po isang ayan, goiter. O yun.
Kita niyo po siya, may goiter pa siya, oh. So, di ba? Kumbaga, eh, ako talaga, wala ako financially na maitutulong kay Ate Clarice. Pero, alam ko na itong ating ginagawa na ito ay malaki ang maibibigay na tulong kay Ate Clarice. Kasi, kung nakita niyo po kanina, habang nasa tricycle kami, di ba, pumunta kami sa bahay niya, nakita po natin yung kanyang nanay, medyo may edad na rin. So, paano pag, di ba, alam naman natin na tayong lahat, eh, alam natin kung saan tayo pupunta pagdating ng araw. Eh, syempre po, ang nag-aalaga lang kay ay nanay ni Ate Clarice ay si only si Ate Clarice. Kasi may mga pamilya na kapatid mo, di ba? Ayan. So, actually, si Ate Clarice ay nahihiya po yung humarap sa camera. Napakamahiyain po niya kasi po, dalaga po yan. Ayan. Ate Clarice, tingin ka sa camera para... Oh, yan. Ako na rin magsasalita para sa kanya kasi po, nahihiya talaga po siya. Eh, sabi ko, paano kaya? Napag-isipan ko, paano ako makakatulong kay Ate Clarice? Gustong-gusto ko talaga siyang tulungan noon pa. Noon pa po, nung hindi pa ako napunta ng abroad. Dahil magkasama na po kami dito sa school ng kapatid ko. Dahil nag-alaman po ng ating mga, para po sa kaalaman ng lahat, si Ate Clarice po ay wala po siyang sweldo. Actually po, bigay lang, kumbaga, nababa po magbigay ang mga magulang sa kanya, sa kabutihang loob. Ayan. Pwede parang donation po. So, wala po talaga siyang trabaho, wala siyang pang-maintenance. So, siyempre po, nagsisikap pa rin po siya para sa pambili ng pagkain araw-araw. Ayan. So, Ate Clarice, pwede mo bang isalaysay kahit na konting konti? Yang sa tungkol sa sakit mo, 'di ba nabanggit mo mayroon kang opera? Inopera ka? Pwede po matingnan, nakita. So, guys, ayan po, oh. So, na-opera daw po siya. San yan? Salita ka, ate. Salita ka. Kamahiya. Nahiya po siya, mga kaibigan. Ayan po yung sasis niya na inopera. Bali, siguro yan yung mother ng ano, no? Yung pinakang unang-una. Ay, parang ganyan na alak. Ayan. So, hindi naman siya, sabi naman ng doktor, wala naman daw sa loob niya ng katawan, kundi sa labas lang. No, pero hindi po talaga siya nakakahawa. Kahit po yakap-yakapin ko si Ate Clarice, hindi po nakakahawa. Di sana noong una pa namin pagkikita noon, friends na po kami, sana nahawa na ako. Pero hindi po talaga siya nakakahawa. Ayan po, tumutubo lang siya sa buong katawan niya. Ayan. Pero, kailangan po niya ng maintenance at saka po vitamins. So,